anak dominante ng grupo, tinatawag na group of 42. Kasi yung pintana nila dito, may mga wires na ganyan. Kasi pwede makuha yung mga pagkain. Sobrang dami nila sa kalsada. Ang mga motorista na tuloy ang nag-a-adjust para tumaan ng dahan-dahan. Dating na, ay kumasyang kinarilak. Matindi rin ang pagbabantay ng mga nanay na tuloy sa kanilang malilikot na anak. Hindi lang aso ang mapapaaway sa kanila. Pati na din ang isang uwi na ito ang galing sa marinding labanan. Ika-ika at duguan. Siya ang Alpha Challenger. At hinahamon niya ang leader ng grupo nilang si Mike para mapatalsik sa pwesto. Pero bigo siya. The FMS enjoy the benefit of meeting the females, no? And siya yung sinusunod doon sa tropa na yun. So other males also would want to have that position. Kaya sina-challenge na yan. Yung leader, hindi lang siya dumadala mag-isa. Meron siyang kumbaga taga-atake from the right side and the left side. Wala rin patawad ang mga unggoy sa iba pang hayop na makita nila. Kung hindi aawayin, paglalaruan nila ito. Ito yung alpha male nila, at siya yung pinakamatapang na lumapit sa atin muna. Siguro, to size up if we are threat sa community niya. Mr. Choi, sa tingin ko ito na ang katapusan nila sa ating dalawa. Ayoko magkailangan pa tayo, kaya tahimik ko lang akong aalis. Welcome to Kuya Estong TV. At nandun tayo ng fan dito. Born to be wild. Dito sa Banton, Romblon. Tinatawag nila ang sinsina. Lord of the Rings, this morning. Sa matinding hangon, kula o sino pa, mag-Revicon Forte. Tulong sa panakas ng Revicon Forte. Nilagyan. Kasano ba ang katinahan? Dahil sa dandruff yan. You need Head and Shoulders. Unlike beauty shampoos, tanggal ang dandruff that causes fatigue. Head and Shoulders. Yes! Sagot sa kanyan! Bakit ko ba? Order! Brush! Bleach! Hot! Isa lang! Mas malinis at tumangis. Dahil? Morning! Hanap niyo sa gamot sa sakit ng ulo at lagnat. Yung malakas o mainit, hindi na kailangan mamili. So, sorry, Jesse. Singgaling ng malakas, pero mainit ang galing ng alagang bahay, Jesse. Inip! Yung lab yan! One, two, three, tubig! Tubig na! Tubig na! Spa! With 100% natural extra, spa sa gandang katulad. Mag 1-2-3-10 with Herbalic Naturals. For my low blood symptoms, I trust only the most doctor-prescribed Henry FA. With the right amount of iron, recommended for Filipinos. Henry FA, the blood vitamin. Yun nila yan. At may pagsuko, pilabas ang inyong tapang natin sa suko. Nescafe Original, may tapang ng tagtag na kape, kaya kapeng kape ang sarap at aroma. Ngayon tayong babawag at may tapang nagdisusuko. Nescafe Original. It's great! It's so good now here at the end! But more than that, sure that the magic is in the future, that's a good thing for us!
in my 40s. Look, she takes more ultimate. Her as I am suggesting. I feel young and radiant. Mirror ultimate. Hi, how's Captain? Hector, we're checking his growth. Skin feeling too oily or too dry? Switch to Celotec Hydration Facial Wash. Tested by dermatologists. Cleanse plus help remove excess oil plus moisturize for smooth and healthy looking skin. Try Celotec. Kapag nahihirapan ka ng kumilos dahil sa likod, balakang o kamay, oras na to take extra care of your bones, muscles, at joints. Take doctor-prescribed Caltrate Plus. Ito ay may higher level of vitamin D, a triple-action formula to help support strong bones, strong muscles, at flexible joints. Para matulungan gumaan ang iyong pagkilos, take extra care with doctor-prescribed Caltrate Plus. This has been Meditax for Caltrate. Sa New Israel sa makilalang North Cotabato. Welcome ang mga rungoy. Pero kahit na nakikisalungo sa tao, kita pa rin ang wide instincts nito. Na-observe natin kapag mahinga tayo sa may mga plastic na dadalain dito. Dahil once they recognize that is food, susugod sila sa'yo. Similar cases dun sa nakikita natin sa ibang lugar na binibisita ng mga turista. Hindi lang mga turista, pati yung mga scientists, no? Mga biologists na gusto mag-aaral sa behavior ng mga monkeys na ito. Kagaya halimbawa ng Leif Gamalo, no? Isang biologist. Sa pag-observe dito sa mga makansa ito, yung na-establish yung mga behavior na then they can consider as unusual. Napansin namin na bigla silang nagtagbuhan. At napansin namin na nakita na pala ng apps. First time ko yung may counter ang ganong behavior ng hugoy na kung saan sinundan nila hanggang makatakas. Isa rin sa pinag-aaralan nila dito ay ang mga grupo na tinatawag na True Foragers. Dito sila lagi nagpapahinga kasi nandito na rin yung available food. Nang napagsinkunin ng Alpha na Manila. Ito yung Alpha Mill nila at siya yung pinakamatapang na lumapit sa ating una. Siguro, to size up if we are trapped sa community niya. Siyempre, we have to observe a certain distance nga. Hindi tayo pwedeng lumapit, hindi at sila pwedeng hawakan o bigyan ng pagkain. Because that will encourage them to do less foraging in the forest and more of asking food from tourists. Ano yung major observations nyo doon sa mga makapsang lagi sa baba at saka nyo lang dito sa taas in terms of behavior? Isa sa major observation ay mas nagpo-forage o nag-move itong mga unggoy dito sa forest at yung kanilang range ay mas malaki compared sa mga unggoy na makikita natin sa community. At ang nakita namin implication nun, parang mas napapractice pa ng mga unggoy dito sa forest yung kanilang ecological rules such as pagiging seed disperser. Ang mga unggoy sa baba nun, ay na-observe namin na mas nagre-rest sila. Frequent din yung mating and I think dahil doon sa mas marami silang energy na galing sa mga food na binibigay sa kanila ng mga tao. Minsan, ang pagiging malapit sa tao ay may dalang problema. Actually, yun din ang isa sa nagiging problem ng ganitong interface once pinapakain natin ng unggoy. Nasasanay sila at tingnan nila sa mga bisita ay may dala ng pagkain. Taka magkaroon ng wrong perception ng mga ating viewers na okay lang silang lapitan. Pwede magkaroon ng abusive interactions. Which is right. When you see wildlife, you see
at pressure, nasa safe distance, no? In fact, do not encourage them to come closer to you. Itong mga unggoy ay palagi na may misunderstood ng mga tao as pests. I think pinaka-important nila is they are sea dispersers of forest. And they do it for free? Yes. Tanggap din ang mga community na yung mga monkeys ay naandyan. However, kailangan pa rin may safe distance. Kailangan pa rin, kumbaga, may boundaries pa rin na kailangan i-establish. Dali-dali kaming pupunta ngayon doon. Kung na natin kagad, baka mamaya patayin na sila. Producer is na naiyak talaga. Itong pag-insuka?
yung moment na 10 minutes na yan, sinasay ko talaga yung sarili ko na understand why this is happening. Give me time. For me, I don't blame the farmers. Iba yung sitwasyon nila eh. Do not judge this island. Do not judge the farmers. Nag-uumpisa na po siyang namuna. Ang problema nga po ay sila po ngayon. Isang kadamihan po itong nahuli niyo. May kapuntak po yung pamangkin ko dyan sa bayan. Pumagkaroon na po ang gandaan. 150 po ang kilo, pero pag ganyan po, na sila na magkakarmi, isang dyan lang po. Hindi tahan kami na lokal na pamalaan ng pagdod. Pinapag-usapan ang matagal na nilang tinatangkap na problema. Dahil honest sila sa kanilang problema, there's nothing to hide. And they are welcome to any solution. Ilang porsyento na lang ng forest ang natitira sa Bantong. Panay coconut, it's all food source. Dahil sa dami ng nugan, sure na, hindi na gutom. Inilapit naman daw ng LGU sa DENR ang matagal na nilang problema sa Bantong Luglon. Ayon sa pamahalaan ng Bantong, pinapanindigan nila ang ordinansang kanilang ipinapatupad. Kung may inilabag man daw silang batas sa pagkontrol ng populasyon na maunggoy sa isla, handa raw silang sumunod. Pero sana raw ay dumating ang tulong ng matagal na nilang hinihingi. Hangin nilang dinig ang unawa sa kanilang sitwasyon, lalo na hanap buhay ng mga taga-Bantong ang nakasalalay ito. Bago kami umalis ng Bantong Island, napalitaan namin na may dalawang unggoy na natrap sa kabilang barangay. Mamadali tayo, no? Kasi may nahuli na naman ang unggoy sa trap and gusto natin mga unahan bago nila patayin kaya. Namin yung kulungan.
breaks my heart that we had to put them in a cage. Leave the wild in the wild. Pero in that situation, what would you do? That was the only thing that I could think of that time na magawa namin sa mga monkeys na yun. Nakatanggap nga kami ng complaint from the LGU of Bataan Island. Nag-send kami ng team to conduct the assessment. Nakita nga ng team na yung secondary forest ng Bataan Island is no longer enough to cater doon sa needs ng mga long-tailed baka. Nauuna pa silang mag-consume yung hanap buhay ng mga tao. Wala kami idea tungkol sa ordinance na ito. Hindi yan naayon sa batas natin. Siguro, with the information, pwede namin pag-usapan muna to with our DNR regional offices and discuss it also together with the concerned local government units. Hearing the complaints of the farmers, what they're going through, ang hirap, they can be bashed, they can be labeled about being ruthless. But let's not think of them that way. Let's try to help them because there has been an imbalance of wildlife. There's too many aspects that we have to consider in this situation. Kaya nga, very unique yung kanilang situation. Mahaba-haba pa ang alitan sa pagitan ng tao at hayop. Nakamit na ng kapayapaan sa pagitan nila. Mayroon at mayroong engkwentro na managaganap. Sa ganitong laban, hindi mahalaga kung sino ang mananalo. Kung may respeto at hangganan ang bawat teritoryo, wala nang masasaktan at masasakripisyo. Ako si Dr. Sresho. Ako si Dr. Wilson Garate. Ano nga ba ang sparkle? Ato na eh. Ano nga ba? Tumalam. Oo. Yeah. Yo, maraming salamat mga kaistong katigsun sa panonood ng Born to be Wild dito sa Banton. Salamat.